Alright, welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. For this video mga batid, andito na tayo sa pangpito na bahagi o part 7 ng paggawa ng pambot. At ang makikita natin sa video ito mga batid ay kung paano ang paggawa ng pundasyon ng makina o plataforma para talagang masit at mailagay po ng tama sa loob ng pambot ang makina. Ito po, tunghayan po natin. Here we go, let's go! So, ayan na po ang update mga kapatid. At sa ngayon, matutunghayan natin mamaya ay ang aktwal na paglagay ng pundasyon ng makina. Diyan, ang pundasyon o paupuan o lalagyan ng makina. Yan. Ang gagamitin plataforma mga kapatid. Kumbaga sa madali ang salita, diyan po uupo ang makina para hindi gagalaw. Diyan uupo ang makina sa kahoy na yan at yan namang kahoy na yan, doon po yan didikit sa kasko ng pambot. Doon banda. Dito banda mga kapatid. Dito po yun uupo yung kahoy na ginagabas ni Papa, yung plataforma. At ito na po yung tubo. Yan, bronze po ang tubo. At ang ihi. At ang ihing ito mga kapatid, ang sukat nito ay 5'8". At pagbibili kayo doon sa mga tindahan, talagang magkasama naman talaga to. Pag sasabihin mo na 5'8 ang yung gagamiting ihi, at pag bibili ka rin ng tubo, alam na nila kung anong sukat nito. Basta 5'8 po ang ihi. So, ayan na po. So yan na, malapit nang maputol yung gagawing plataforma. At ang makinang ito mga kapatid, lunsin po ito. Mayroon po itong 14 horsepower. Saan na yung nakasulat? Ayan, lunsin, 14 horsepower. Mahigit 11,000 lang po ito mga kapatid dito sa amin. Pero alam naman natin, paiba-iba po ng presyo sa bawat tindahan. 14 horsepower, Lunsin ang brand. So yan na, putol na po. Pila gilap doon na napakuan? Jeez? Ha? Sukda daw. Tracy 13 inches. At ang lapad nito mga kapatid, depende na po yan sa kung gaano kalapad yung kasko mga kapatid. Talagang sinukat po yan doon sa kasko. Parang sa nga bagis pa. Kuwao na. Yan ang lansa. Mga pila tayo suko din ang makina pa. Hindi ka ana ang iyang kuwan. Mubo na ano? Oo, mubo. Wa, dahil Melvin? Wa? Kaman na ng bata? So, ayun po mga patid. Kukunin niya yung bandang gilid kasi napakalapad po. Sobra po sa lapad. Para matanggal rin yung mga lansang o pako. So sa ngayon po mga patid, yan, inaayos na po ni Papa yung butas na paglalagyan ng tubo. At ang tubo na yun po ang papasukan rin ng ihi. At kanya na pong kinukuha yung pinaka-plaster o forma ng gagawing tubo sa ilalagang tubo, para makuha po ang pinaka anggulo ng gagawing plataforma o pundasyon ng makina.
Asay, mas kusumudagan pa, kanang tumba ang ihi pa o kanang kuan. Marag tugsok naman. Samarin. Ha? Samarin sa nang tugsok. Tugsok ako kanang marag anak gamay. Pailaw, muna'y pangmarin. Pagkasko. Kapaw. Kapaw. Nang lutaw gamay, no? So yan po yung, dyan po lalabas ang ihi mga kapatid. At dito naman yung butas ng timon. Yan, ito po yung butas ng timon mga kapatid. Yung nakikita nyo yung nakala nakaraang part, yung part 5. Yan, ito po yun. Yung binutasan ng manumano na barina o drill. Dalawang butas lang po ang mangyayari. Yan, yung sa ihi para sa pala o palabad. At ang pangalawa, itong para sa timon. Yan. So yan na po mga kapatid, talagang kukunin na po ang pinaka-forma ng pundasyon. Kasi ang mangyayari, itong kahoy na ito, para po yung mag-slant, kagaya po nito. Kumbaga sasabay po sa ihi at saka sa tubo. So, ayan na po mga kapatid. Sinubukan na po naming ilagay yung makina para makuha ang kanyang pinakasentro. Baka mahuot or sisikip sa loob ng pambot. Ngunit, luag lang pala. So, ayan na. Kumbaga, kinukuha po yung pinaka saktong forma para maikonik yung ihi. Talagang masasabi ko mga kapatid na hindi po madali ang paglalagay ng pundasyon o forma ng makina. Kasi kailangan yan ng tibay at the same time, kailangan ng alignment. Wala, nilapos ang ihi. So, kulang pa ang tabas mga kapatid para sa kanyang saktong anggulo. Kung nakikita nyo mga kapatid, yan, naka-slant na po yan mga kapatid, ang pagtabas, maging sa kabila rin. Yan, ngunit kulang pa po. Hindi po yan pwedeng biglain kasi mahirap na po ma-short or maalanganin sa pagtabas.
Yan pong sa kabilang side, mga patid, yung bandang ilalim. Dito, sumangad na ang yan kinukuha ni Papa. Sumangad po sa kasko at maging sa kabilang side din. Kaya yan, kinukunan niya ng kaunti. Kuwang papa? Oh, potong lang. Potong. Tuwaro gamay. Tuwaro lang. Tuwaro nga pa. Bali. Kuwang pa nagduko pa?
di niya mo kan anak na sa tubo magkad ah og di ha mas matag masangko na jud ang yang last din ko andre na pud sa tubo ko anon pagkuhit sa makina o balik ba ha ko na ni mas palit kita nan ha oh na naman palit naman niya ni daan ang kasko na manasukan hindi so, ito na mga patid ang aktual at talagang pinakalibil o porma ng gagawing pundasyon. At ito, nailagay na po ni Papa yung papatungan ng ihi. Oh, hindi ihi, yung tubo. At nasa loob ng ihi. Tubo at ihi. Kung nakikita nyo, yan, mas pababa na po ng libil ang makina. At ito, ibabaon ito ng konti. At yan na po, may guhit na po yung nasa ilalim. Tingnan po natin ang actual na paglagay ng bolt o nut ng makina. Itong kaon pa. So, ayan na po. Kung nakikita nyo, itong apat na na guhit sa dalawa, tatlo, apat. Diyan po lalabas yung mag-hold sa ating makina. Yan. Action lang, islanting gamay no? Sibo gamay dito. Dagko tong kuan ano? Bali. So ayan na, tapos na pong mabutasan. Ngunit hindi pa yan ang final na butas kasi papaluapan pa yan ng tigib. Malaki po kasi yung
ilalagay dyan para paupuan ng makina yung gagawing pundasyon na metal. Aluminum to pa na? Ang gamitan? Oh, stainless? Oh, stainless.
ito na po yung update mga kapatid na ikabit na po dito sa kanyang kasko. Ito na po ang kanyang pinaka plataforma talaga mga kapatid, o pundasyon. Yan, na-fix na po yung apat na bolt at may nut na rin, pero temporary pa lang ang nut na yan para po talagang didikit ang pinaka pundasyon sa kanyang kasko. At pako lang po ang ginamit mga kapatid. Mas maganda po sana yung malalaking screw, kaya lang walang nabili, kaya pako lang ang nagbibigay tibay talaga niyan, yung epoxy at saka pako. So ayan na, align na po. At may counting adjustment pa, hindi pa po yan nalagyan ng tali o yung pinaka nylon. So ayan na, dito sa likod. Ayan na po, tapos na pong magawa at ma-fix yung makina. At alam ko po sa gustong matuto sa paggawa ng pambot, napakalaking bagay po ang inyong natunghayan at nakita. Siguro, hindi man ito masyadong maganda, ngunit ang pinaka-importante sa lahat mga kapatid ay nakuha po natin yung pinaka-basic. Basic lang po talaga ang pinaka-mahalaga mga kapatid. Dahil pag nakuha natin at may kaunti na tayong idea, talagang ang improvement niyan, madali na lang. Ang pinaka-basic lang po talaga ang mahirap mga kapatid, lalo na sa magsisimula pa lang sa paggawa ng pambot. Kaya sana nagustuhan ninyo mga kapatid. Sana huwag nyo kalimutang mag-like mga kapatid. At sa mga bago at ngayon lang nadaan sa akin channel mga kapatid, pasuyo naman, huwag nyo po sana kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button para ma-notify kayo ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. May kadugtong po ito mga kapatid. Iwan ko lang kung hanggang saan ang part na ito. Ito ay nasa part 7 na po, kaya may kasunod pa itong part 8. Sa muli mga kapatid, see you to my next vlog. Bye-bye!